Hello. Yan. Good morning po sa ating lahat. Kamusta po kayo? Masaya po ba kayo? Ano po bang sineselebrate natin today? Parang, tinanong ko kayo, masaya po ba kayo? Opo. Ano pong sineselebrate natin? Yan. So, di ba dapat masigla tayo, no? Kasi kapag masyado kayong seryoso, lalo akong kinakabahan. Okay? Ayan, anyway, ang sineselebrate natin ngayon is Hearts Day. Amen? Sino ba dito yung mga excited sa araw na to? Parang yung iba malungkot eh. Bakit kaya kapag itong araw na to, not everybody is happy? Unlike pag Christmas, talagang ano eh, no? Okay? So, ayan. So kaya naman, sabi nga ni Pastor sa akin kahapon, tinanong ko kasi kung ano yung theme ninyo. Sabi niya, anything about love. Okay? So kagabi, naghahanap ako ng, wala kasi akong notebook, so naghahanap ako ng mga preaching outline ko sa laptop na pwede kong gamitin. Pero wala talaga akong magamit. Pero praise God, nag-pray na lang ako kahapon. I was able to create outline, no? Para sa topic natin for this morning. Yan. So, dahil nga Hearts Day, most of the churches talaga, ang series for this month, they're talking about love. Iba't ibang klase, di ba? Love of Christ towards His children. Alam natin yan. Unconditional love ng Lord. Or love nating mga anak niya, papunta naman kay Kristo. Ano pa? Love for our family. Love para sa sarili natin. Pero ang pinaka nakakakuha kot ng attention ng lahat is yung love for someone special. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang kiligin. Okay? Di ba? Ayan. So yan nga yung ating topic, no? Love for one another. Okay? So, madalas nga ang nangyayari kapag sinabing Valentine's Day, parang nalulungkot yung ilan sa atin. Kasi hindi ito, this is not a day for all the parang single. Pag single ka, out ka na pag Feb 14. Okay? Hindi ka in sa araw na to. Kaya nga, ayan. So, kapag ka ito yung magiging mindset natin, yung parang, ay, Feb 14, it's not for me. Okay, pag ito yung mindset mo, every Feb 14, parang kapag ka, ang gusto mo na lang mangyari pagka Feb 14 na, ayan, Hearts Day. Sige po, next. Ayan, yan na lang ang gusto natin pag Feb 14. Matulog. Okay? Tutulog na lang ako para pagising ko, Feb 15 na. Yung mga pumalak pa kanina, feeling ko sila yung ano, gusto na lang matulog. Napilitan lang gumising kasi may service eh. Pero right after the service, tutulog na ulit yan. At saka ito yung madalas nating sabihin, sana all. Diba? E paano yun? Hindi naman nga para sa lahat yung ating ano. Tsaka, kaya ang advice ko para sa lahat is ito. Wala mo nang ampalaya sa araw na to. No to bitterness. Okay? Huwag tayong masyadong bitter. Alam niyo ba kung bakit? Kasi February 14 is still a day na kailangan nating ipagpasalamat sa Diyos, lalo na ngayong pandemic. 'Di ba? Kasi naman 'tong Facebook na uso. Syempre post na ngayon ng mga ano, alam mo 'yon, yung mga lovebirds, ganyan. So pag nagba-browse ka, na ano ka tuloy? Nalulungkot. Ganyan. Okay? So ngayon, nabanggit nga natin iba't ibang klase ng topic about love. So, I was praying, sabi ko, Lord, ano kaya yung topic na pwede? Love mo towards amin, siguro busog na tayo dyan. Pagmamahal ng Diyos, alam na alam. Kahit hindi Feb 14, pinipreach yan eh. Love para sa Kanya, alam na rin natin yan. Para sa family. So, ito yung in-impress ng Lord sa akin. Ang pag-uusapan natin is patungkol pa rin sa love. Pero yung love para sa katabi mo sa kaliwa. Sige, tingnan mo. Katabi mo para sa kanan, sa likod, at sa iyong harapan. Okay? Ayan ang pag-uusapan natin ngayon.
Okay? Pagmamahal sa isa't isa, hindi lang sa kaliwa, kanan, sa harapan at likuran mo, lalong-lalo na sa mga kasama natin na hindi na natin nakakasama for some reasons. Diba? So yun, ito ang pag-uusapan natin. Love for our brothers and sisters in Christ. Yan yung in-impress ng Lord sa akin kahapon nung ako'y gumagawa ng outline. Sige, proceed na tayo. Ito po yung text natin. Sabi dyan, I'm giving you a new commandment that you love one another, okay? Just as I have loved you, so you too are to love one another. By this, everyone will know that you are my disciples if you have love and unselfish concern for one another. That is John 13:34. It is Jesus Christ who's speaking to His disciples. Love one another. So magkakapatid sila sa faith. Okay? Ito yung utos ng Diyos. It is a command. So hindi siya optional. Sino dito anak ng Diyos? Raise your hand. Utos to ng Panginoon sa ating lahat. Hindi ito optional. Hindi lang kapag feel mo lang magmahal. Okay? Yun nga. So kasi tayo mga tao, when we love, conditional eh. Selective. Tama? Sabihin mo, ouch, lahat naman tayo selective lang magmahal. Lalo na kapag meron kang kapatid mo sa faith na hindi mo, nagkaroon ngayon ng misunderstanding or hindi nag-a-agree yung ideas na meron kayo, nagka-clash, nawawala yung love na to. Okay? Kasi tayo mga tao, we are selective, okay, sa pagmamahal. Conditional ang ating pagmamahal. Three things that Jesus commanded us or commanded the disciples and pati na rin sa atin kasi anak niya tayo. No? So number one, based dun sa verse, no, that you love one another. Simple lang naman yun eh. Mahalin ninyo ang isa't isa. Kung hindi ninyo kayang mahalin ang brothers and sisters in Christ ninyo, do not expect na magagawa niyong mahalin ang mga outsiders. Parang medyo malabo yun. Diba? So yun. Madali ba magmahal ng kapatiran? Yes. Kapag ang lahat ay maayos. Pero paano kung medyo nagkakainitan na kayo? Tampuhan. Misunderstanding. Ang pinag-uusapan natin dito ay pagmamahal sa kapatid. Pupunta na lang tayo sa pamilya. Huwag muna sa body of Christ, no? Sa pamilya natin. Pag magkakapatid at pamilya, hindi na iiwasan ng tampuhan at disagreement, tama? Pero yung pagmamahal ba sa kapatid mo nawawala? Hindi. Kaya lang, it may be difficult for all of us simply because magkakapatid tayo sa pananampalataya, iba't ibang magulang ang pinanggalingan natin. Pero can you imagine, ang Panginoon na meron tayo, He was able to give the love unconditionally. Ilang kayo dito, tapos iba-iba yung takbo ng isip natin. I remember yung nanay ko, di ba, 8 kami, yung kinasal si Kuya Dan last time. 8 kami, ang hirap-hirap daw naming intindihin. Iba-ibang takbo ng utak, di ba, lalo na ng mga bata kami. Pagka may naririnig ng parang bumabagsak sa pader, ibig sabihin lalaki ang nag-aaway. Kapag tahimik naman, aakit na lang kami, yung mga buhok ng mga kapatid kong babae, nagkakampihan pa yan kasi 8 kami. Iba-iba ang personality namin. Yung last time, yung kinasal si Kuya Dan, very ano lang yun, tahimik. Okay? So pag nagalit na yun, totoo na yung galit niya. Pwedeng ako madaldal, pero ito lang yung ano, extrovert lang ako, introvert siya. Ganyan, iba-iba kami ng personality. So, bilang, tanungan natin si Pastor. Pastor, madali bang i-guide si Tim at si Abby? Kasi dalawa lang sila. Easy ba? Madali lang. Okay. Mabait naman si Abby at si Tim. Pero sa amin talaga, nahirapan yung magulang ko sa mga kakulitan namin. Okay? So yun, ang matututunan natin sa sinabi ni Jesus Christ, that you love one another. And again, hindi madali. Kaya yung pangalawang sinabi ni Jesus dito, just as I have loved you, so you too are to love
one another. So malinaw na malinaw, ang sabi dito, hindi mo lang basta mamahalin ang kapatid mo sa pananampalataya. Mamahalin mo siya kung paano kang minamahal ni Kristo. Paano ka minamahal ni Kristo? Conditional? Ilang beses ka na nakakommit ng mistake? Pero nandito ka pa. Ibig sabihin, mahal ka pa rin ni Kristo. Pero kahit wala ka dito or nawala ka dito, sino dito yung nawala na at bumalik pa? Amen. Lahat tayo, ako rin naman nakaranas nun. Isang buwan nga akong umalis ng church. Totoo yun. Pero bumabalik at bumabalik tayo, ganun yung pagmamahal ni Kristo. So sasabihin mo, Kuya Jello, ang hirap naman mahalin sila eh. Eh hindi ka naman kinokomand ng Lord na mahalin mo sila the way, parang the way you want to love them eh. Mahalin mo sila ng merong pagmamahal gaya ni Kristo. Lagi mong iisipin kapag ka meron kang hindi nakasundo sa kapatid mo sa pananampalataya or meron kayong situation na hindi maganda, lagi mong iisipin, kung si Kristo ako, how will I respond to this situation? And nung nag-aaral ako kagabi, naisip ko din yung mga ka-churchmates namin na nawala. Kasi sometimes sasabihin natin, ang titigas kasi ng ulo nila eh. Diba? Naalala ko noon, meron kaming ka-churchmate, nag-invite siya ng isang friend, tapos eventually yung kaibigan. Ewan ko, lagi na lang yung nangyayari sa amin, yung nag-invite nawawala, yung in-invite nare-retain. At napupunta pa sa ministry. Tapos, itong batang to medyo kumulit na din. Tapos parang patulog na ako noong 12:30 in the morning, biglang may tumawag. And sa boses niya, lasing. So ako, parang ayoko nang kausapin. Alam niyo ba, kinokorek din naman ako ng Lord. Lahat tayo, dito kahit nagtuturo ka na, kukorek ka pa rin ng Lord. So parang wala akong ganang kausapin. And of course, patulog na kasi ako noon. Kuya, may problema ako, wala akong trabaho, wala akong matirahan, pandemic ngayon, ganyan. Okay, ganun lang ako ng ganun. Tapos as we talk, binabago na ng Lord yung heart ko na parang, para tong kapatid mong nawala, para tong kapatid mo na yung parang nakagawa ng mistake tapos nawala sa wisyo, ganun. Paano kung may kapatid kang ganun, pababayaan mo na lang ba? Sometimes, it's very easy for us to judge. Eh, ikaw kasi, ganito, ganyan. Tapos sa sobrang, hindi ko na siya, nagbabay na lang kami. Yun. Tapos kinonvict ako ng Lord, hindi mo man lang pinagpray. Kasi parang ang mindset ko bilang tao, kahit anong sabihin ko, hindi niya ako maintindihan kasi lasing siya. Pero naiintindihan ko, pinaunawa ng Lord sa akin, kahit tapos na kami mag-usap, yung mga sinasabi niya, kailangan niya ng comfort eh. Di ba? Salita ng Diyos ang gagamitin mo. So, whether lasing ka or kahit anong sitwasyon ng buhay niya, kaya niyang ma-penetrate ang tao. Kaya tinawagan ko ulit siya. Sabi ko, let me pray for you, Jess. Naawa naman talaga ako sa ang pinaunawa ng Lord sa akin. Paano kung ikaw ang ilagay ko sa posisyon ng tao? Walang trabaho. Diba? Gustong umuwi ng Pangasinan, pero maraming requirements na hinihingi. Pinaalis siya sa bahay na tinitirahan niya. Tapos biglang pinareminis ng Lord sa akin yung mga times na magkakasama kami sa church, nakakasama ko siya. Diba? Naalala niyo ba yung mga kasama niyo dito? Na nawala for some reason? Diba? Ganon yung pagmamahal ng Diyos na dapat ipakita rin natin sa ating mga kapatiran. Kailangan mahalin mo siya kung papaano kang minahal, minamahal at mamahalin pa ng Diyos. Mahirap, di ba? Mahirap naman talaga. Pero sabi dito, just as I have loved you, you two are to love one another. Mahalin ninyo ang isa't isa. Okay? Kasi ang tinutukoy ng Panginoon dito na pagmamahal na nanggagaling sa Kanya, alam niyo naman, different types of love, di ba? Agape love. Agape love. Hindi mo ito makikita o matatagpuan sa kahit na sinong tao. Sa Diyos lang ito nanggagaling. So you need the help of God para maibigay mo to. Ang sabi nga, di ba, you cannot give what you don't have. Di ba? Kung wala kang agape love, hindi mo talaga ito mabibigay sa kapatid mo sa pananampalataya. Okay? Ayan. Lalong-lalo na po yung mga kapatid natin na weak ngayon sa pananampalataya, spiritually weak. Isipin mo na lang,
dumaan ka rin dyan. Okay? At kung sinukuan ka ng mga taong nag-encourage sa'yo, nasaan ka pupulutin? Diba? Alam niyo po ako, nung naging pastor ako, sobrang iksi ng pasensya ko talaga eh. Iba-ibang tao pa. Kala ko kasi dati, okay, pag naging pastor ka, magli-lead ka ng group, mag-prepare ka ng outline, mag-aral ka and all. Pero iba-ibang personality yung dinidil mo. And alam nyo, very impatient ako kapag nung unang mga unang buwan ko, pag ayaw mong sumunod sa akin. Medyo kasi syempre yung ugali ko sa corporate, nadadala ko sa church. Para ang hirap nitong pasunurin, nitong mga taong to. Minsan, madali akong mapikon. Totoo yan. Nakikita yan. Alam nyo, hindi ako marunong magtago ng emotions. Kahit pag nasa meeting kami, mga pastoral meeting, kapag nagka-clash ang aming mga ideas, at alam ko na tama ako, hindi ko natatago yung emotions. Yun yung dinideal pa rin ng Panginoon sa akin. Lord, ako ba talaga pinili mo? Hindi naman siguro ako para dito. Kita mo naman yung personality ko, ang sobrang bagsak yung standard, gano'n. Hindi ako makapag-control. Pero ang sabi nga dito, ng isa kong kaibigan na pastor, dito sa Muntinlupa, nakausap ko siya. Sabi ko, Pastor, ang hirap-hirap nilang pasunurin. Tapos, I believe, nararanasan to ng mga leaders. Sobra ka mag-effort, tapos sin-zone ka lang. Pag finalo up mo, makakarinig ka pa. Parang kasalanan ko pa. Para sa akin, wag na lang. Bahala na kayo dyan. Parang ganyan. Pero hindi doon ako tinawag ng Panginoon. Kaya ang sabi sa akin ng kaibigan kong pastor, Jello, kapag umiiksi na ang pasensya mo, isipin mo na lang, ganyan ka rin dati. I remember si Pastora Det, member pa lang ako noon. Kapag sinabi niya na ganito, Jello, mag-attend ka sa ganito. May gusto akong gawin. Pastora, ayoko dyan eh. Gumagawa ako ng ways para hindi ako pumunta. Nung youth naman ako, ang leader namin si Charmaine, anak ni Brother Piding po. Pagka sinabi ni Charmaine noon, meeting tayo ng youth, isa ako sa mga Nay, uwi na tayo, ayoko ng meeting-meeting, parang nakaka-boring yan. Tapos naging youth leader ako, ginaganon ako ng mga youth members. Hindi kayo sumusunod, ganyan. Pinaparealize ng Lord sa akin, lahat ng nararanasan mo ngayon, pinaranas mo rin yan sa mga leaders mo. Kaya sabi sa akin ng pastor na yun, isipin mo, naging makulit ka rin dati, pinagdaanan mo rin yan, pinagtyagaan ka. Kung nawala ang tiyaga nila sa'yo, nasan ka na ngayon? Sabi mo sa katabi mo, magtyaga ka. Bakit nung nagsabi kayo magtyaga ka, merong iba dumidilat yung mata, magtyaga ka. Parang naiinis na ako sa'yo, konti ka na lang. Ganyan. Okay? Isipin niyo ngayon, bibigyan ko kayo ng ilang segundo, isipin niyo yung mga kapatid niyo na, hindi lang naman yung mga nawala, yung mga spiritually weak. Di ba sabi ng Bible yan? Encourage the spiritually weak. Kaya nga tayo nandito eh, di ba? Sabihin mo ulit sa katabi mo, alam mo na. Alam mo na. Sabi nga ng mga, isa-segue ko lang po nagkaroon kasi ako, ipinasa ko na sa mga baguhang leaders ng youth namin, yung mga responsibility, mag-follow up, ganyan. Kamusta kayo? Kuya, nakaka-discourage naman, parang wala naman silang nakikita sa messenger. Sin-zone lang, ganyan. Ituloy nyo lang, ginagawa nyo rin naman sa akin yan. Ganun lang tayo, di ba? Bawian lang tayo. Hindi, joke lang. Kasi masakit talaga yun sa pakiramdam. Alam niyo po, emotionally, rin ako, yung madali akong, nakakwento ako nga si Pastor Francis, sabi ko, madali akong ma-discourage sa ganon. Pero sabi nga ni Pastor Sahin, huwag kang tumingin sa mga ganong bagay. Yung tiyaga kasi, mahina ako dyan talaga. Work in progress pa. And last na command na binigay ng Lord, love with an unselfish concern for one another. Okay? Ibig sabihin, kamustahin, mahalin, encourage mo yung kapatid mo. Hindi lang tuwing Bible study, lagi ko itong sinasabi sa mga youth leaders namin. Kasi kailangan nila ng personal touch. Parang kung ako yan, ipa-follow up mo lang ako tuwing Bible study, mafe-feel kong ginagamit mo lang ako para may member ka. Pero iba yung personal touch. Tanungin ninyo sila, how's your online class? How's your family? Para ma-feel talaga nila yung sobrang concern mo sa kanila.
Hindi lang kakamustahin mo ang leader mo kapag nahirapan po ako sa aking online class, tulungan mo naman po ako. 'Di ba? Sabi dapat yung unselfish, yung hindi lang kapag may kailangan tayo. Okay? Yung motibo ng puso natin. Sabi ko nga, Lord, paano ko kaya mamahalin or mapaparamdam sa mga kapatid ko sa church? Yung talagang super concern ako sa kanila. Ganyan. Pero ang masakit doon sometimes kapag may sinabi nga isang mommy sa akin, parang isang youth kasi nga lagi ko siyang pina-follow up. Ganyan. Ang sabi ng mom sa akin, sabi po sa akin ng bata, bakit siya daw yung lagi mong kinukulit? Bakit daw yung iba pwedeng hindi umaten? Bakit siya daw ang kulit-kulit? Ganyan. Alam mo, sumama talaga yung loob ko doon, honestly. Parang, ay, ganun pala yung dating nila. Pero para sa akin, yung concern ko sa kanya, genuine. Pero para sa kanya, bakit siya nang siya? Ganun. Pero syempre, pina-follow up ko sila, hindi sa GC. Di ba? Individual. Pero kinorek na naman ako ng Lord doon. Ikaw na naman, yung emotion mo na naman eh. Di ba? Kailangan hindi mo paandarin ang emotion mo. Dapat pagmamahal talaga ng Diyos. Okay? So ang tanong ko sa inyo, when was the last time na sinabi mo sa kaibigan mo, I love you bro, I love you CC? Alam mo, sa magkakapatid kasi, like sa mga magkakapatid, parang very awkward sa atin, sa family natin ang magsabi ng I love you ate, I love you kuya, I love you papa, I love you mama. Ganun din sa mga kapatid natin sa church, or siguro sasabihin nyo, eh, alam naman na niya yun eh. Pero iba pa rin kasi yung sasabihin mo na mahal mo yun. Oy, don't get me wrong ha. Hindi ko sinasabi dito na magkaroon kayo mamaya pag sa susunod na pag-preach ko, partner-partner na yung mga kabataan. That's not the love that, hindi yun yung miniment ko. Agape love ito ha. Agape love. Brotherly love. Dapat dugtungan nyo ha. I love you with the love of the Lord. Kasi baka mamaya, I love it as my heart, may kung ano-ano pang mga emoticons, ma-misinterpret. Tapos, babalikan nyo ako, tapos sasabihin nyo kay Pastor, kasi po, nung nag-preach si Kuya Jello, naramdaman po namin talaga yung Huwag nyong ibalik sa akin, ha? Huwag nyo akong sisihin. Meron yung disclaimer, ha? Lilinawin ko lang sa inyo. Di ba? Hindi lang naman sa mga ka-churchmates, sa inyong mga leaders. Diba, kakamustahin nyo? Alam mo, ngayon ko lang din na-realize na pag leader ka, parang feeling nila, ikaw yung dapat laging nangangamusta eh. Pero hindi alam to ng mga members ko. Reason why I'm chatting them, kamusta ka na? Kasi gusto kong balikan nila ako ng, Pastor, ikaw, kamusta ka na? And alam nyo ba, natuwa ako sa isang member namin, si Krisha, yung nag-coordinator nung Bigla na lang niya akong chinat, sabi niya, Kuya, kamusta ka na? Eh, very unusual yon na may mga ngamusta sa akin. Sabi ko, bakit? Bakit? Kamusta ako? Wala lang, Kuya, kasi I had a dream last night. May kayakap ka daw, tapos sobra ka daw lungkot. So, naisip ko, baka malungkot ka nga. Eh, nung time na yon talagang may iniisip ako. Tapos, I realized, sabi ko, Lord, ang galing mo talaga, no? You can speak to dreams. Siyempre, sabi ko kay Chris, hindi, okay naman ako, salamat sa pangangamusta. Yung simpleng ganun lang, ang laking bagay nun. Kinakamustahan niyo ba si Pastor? When was the last time na, Pastor, kamusta na po kayo? Okay pa ba kayo? Masakit ba ang ulo niyo? Bakit kaya si Jello yung pinatayo niyo dito? Ano bang nangyayari sa inyo? Ganyan. Malaking bagay yon, guys. Kahit sa mga kasama natin na wala dito, kamustahin nyo lang kung isinzone kayo. Diba? Share nyo lang ng Word of God. Pero wag naman yung laging Bible verse. I mean, walang masama doon. Pero yung may personal touch. Diba? Kamusta ka na? Ganyan. Yung mga ganun lang. Pero ba't kaya yung I love you nga, ang hirap-hirap natin sabihin sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Ang cheesy naman kasi nun, kuya. Diba? Hindi ko naman sinabing araw-araw kayong magsabi ng I love you. Pero bakit kaya pagka yung mga someone special, I love you, te amo, may mwamwa chup-chup pa kung ang haba-haba. Diba?
nagiging bitter na tuloy. Hindi, sabi, no to bitterness. Okay. Bakit kaya ganun? Kahit nga sa magulang natin eh. Kahit kami din, ako din. Hindi ko rin yun sinasabi. Ganun din sa spiritual parents natin, spiritual leaders. Hindi naman masama yun. Okay? At ito na yung last. Kapag ka daw nagawa natin yun, sabi ni Jesus, "By this everyone will know that you are my disciples if you have love and unselfish concern for one another." Ito ang magpapatunay na tagasunod ka talaga ni Kristo. Ito yung magbibigay ng... Bakit kaya si Jesus Christ, grabe ang karisma niya during that time. Bakit dinudumog siya ng mga tao? Iba kasi yung pagmamahal niya eh. He eats with the sinner. Hindi ko sinabing mag-tolerate kayo ng mga kamalian ng isa't isa. You need to correct it with gentleness. Pero si Jesus Christ, iba eh. Iba siya. At yun yung magpapatotoo na talagang magkakapatid kayo sa pananampalataya. Na talagang disipulo ko kayo, sabi ni Jesus, kapag nagawa ninyong mahalin ang isa't isa. Di ba ang sabi rin ng Bible, kung hindi ninyo kayang mahalin ang mga taong nakikita ninyo, imposibleng mahalin nyo ang Diyos na hindi nyo nakikita. Hindi imposibleng sabihin nyo, "Lord, I love you talaga with all my heart, with all my strength, with all my soul." Pero itong nakakabwisit kong churchmate, no, 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 no. Di ba? Mali. Imposible yun. Kinakanta mo pa lahat ng mga kanta kanina, di ba? "Jesus, lover of my soul." Tapos biglang pinaalala sa'yo ng Lord, yung ka-churchmate mo, medyo ano, nakakainis. "Lord, ba't mo pinapaalala? Nadidistract tuloy ako sa ano eh, pag-awit ko sa'yo. Imbis sa'yo lang ako magpo-focus, hindi sa taong yan." Mali. Dapat ang pagmamahal natin, upward, papunta sa Diyos. Inward sa sarili natin and outward, dapat lumalabas yan. Hindi lang sa mga taong kamahal-mahal. Okay? So, yun lang po. I hope and pray na lahat tayo na encourage at na-remind, hindi lang kayo maging ako. So, happy Hearts Day po sa ating lahat. God bless.